Ayan lang guys, no? Yung sinabi ni Otol na bias, MG, bias na rin si MG, no? Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today, meron na naman tayo panibagong reaction video na kung saan mga kapenyo, Cuadro Alas, nagsalita na nga dito sa nilaban dito kay Boy Bagsik at dito na rin kay Boy Tato at talagang hindi nga nagustuhan ni Champ at nagkaroon nga raw dito ng bias mga kapenyo. Masakit man isipin pero yun talaga yung ating nakikita din. Kahit man mismo ako, talagang nagulat nga ako bakit puro replacement ang nangyari dito sa labanan. At ang lalaki masyado ng mga ilalaban dito sa Battle of YouTuber ngayong season 3 mga kapenyo, no? Na kung saan lahat tayo na sorpresa, even though na sinasabi ng mga nagko-comment sa akin dyan na before pa naman daw, sinabi na dito kay Boy Bagsik, parang 3 days ago daw ata or 1 week ago. Kahit pa sabihin natin na 1 week ago yan mga kapenyo, hindi pa rin sapat ang preparasyon para makalaban itong si Boy Bagsik na bigla ang palit, di ba? At hindi pa naman nakita ni Boy Bagsik kung ano ba ang galawan nito ni David Luntayaw. At ganun rin si Boy Tato, hindi rin niya nakita itong si Samuel Luntayaw kung ano ba ang galawan nito. At talagang kung mapapansin natin mga kapenyo, para talagang kulpe ang ating Team Bisaya dito. Alam mo, tama yung sinasabi dito ni Cuadro Alas mga kapenyo, no? So ako mga kapenyo, nakikita ko rito parang dihado talaga yung Team Bisayas natin mga kapenyo. At syempre, huwag na natin patagalin. Panoorin na natin yung sasabihin at ipapayo ni Champ dito kay Boss MG. Ito Boss MG, ano ko lang payo ko lang sa inyo. Dahil nandiyan na kayo sa larangan ng boxing, sana po yung mga kalaban nila, patas, pareho yung magtimbang-timbang na. Kahit hindi sila magka-size, pero ang importante magtimbang kasi. Parehas. Kung saan yan sa malaki yung maliit, baka ano mangyari dyan. Tama. Delikado pa yan. Hindi naman ito pagiging bias ha. Kasi lahat ng nakikita ko sa mga Bisaya talaga, ano namin, maliliit talaga. Pero, grabe, sobrang liit talaga ng mga kalaban nila. Lahat, mga kalaban nila maliit. Si Kanangkuan, si Bad Boy ng Cebu, maliit din. Malaki yung katawan yung kalaban. Tapos si yung kalaban ni Sam, maliit. Si Boy Tato. Real talk talaga yan mga kapenyo, yung sinasabi rin dito ni Kuya Lods, Jason Casimero at ni Janrel Casimero. Masyadong maliit talaga itong si Boy Bagsik at si Boy Tato laban dito sa Luntayaw Brothers. At alam natin na itong Luntayaw Brothers, si Samuel at si David, nag-amateur boxing to mga kapenyo. Kumpara dito talaga kay Boy Bagsik at kay Boy Tato na walang experience. Alam naman natin mga kapenyo na si Boy Tato, kumuha pa yan ng coach para lang maturuan nga siya. Dahil nga talagang sa totoo lang, hindi marunong magboxing itong si Boy Tato. Ang labanan talaga ni Boy Tato, street fighting. Marunong si Boy Tato sa street fighting. Kumbaga, barang-barang suntok, kaya niya. Dumasabay nga siya kay Boy Ungas sa totoo lang. Pero eto nga yung sinasabi ko mga kapenyo, no, na hindi patas. Alam mo bakit? Amateur boxer yun mga kapenyo. Ilalaban mo sa street fighter boxer. Para mo nang pinalamon sa dinosaur mga kapenyo yung ating Team Bisaya pagka ganyan yung mangyayari. At dito nga, hindi rin agree itong sila Champ Casimero dito sa ginawa ngayon ng Battle of YouTubers na bigla ang replacement. Tapos si Bagsik, yung kinalaban. Maliit talaga yung mga kalaban eh. Real talk yan. Kailangan talaga, kahit ano naman, alam naman natin na yung Battle of YouTuber, suntukan ng mga sikat. Sikat, Yung pinalaban nyo, hindi yan mga sikat. Sumasakay lang, no? Si ito pa, yung nagawa-gawa-gawa pa ng, na-stock na siya, nag-wilchir-wilchir. May papel pa na galing sa doktor. Magaling talaga kayo magawa ng invention ng istorya. Na-stock na siya, eh. Oo, yun. Nag-stroke ah. Laban ng mga sikat yun. Suntukan naman sa sikat. Hindi naman sikat yan. Sikat chupoy yan. Sikat chupoy. Ang ganda, pinapaganda na guys. Ang ganda ng ano. Hindi,
ito lang sa akin ah. Walang ano to. Lumalaban na ako dahil sa mga kababayan ko ng mga Bisaya. Tama. Dapat nilalaban patas yung laban. Patas. Yun, na maganda. Patas, malaki. Hindi yung pagkasitimbang. Pagkasitimbang talaga nila. Kasi di katado yan eh. Kasi, eh, alam mo, kung matamaan yung maliit, alam natin. Alam ko kung magaling. Magaling ako. Kung kinalaban ko, malaki. Oh. Walang binatpat sa akin yung malaki. Pero pag matamaan kami yung maliit, di ba? Hindi talaga. Pero TV. Delikado talaga guys. Maliit. Alam namin kami mga Bisaya, matatapang kami. Yung pinakamaliit talaga na ano na nagtapat ngayon si Boy Bagsik tapos si ano Boy Sipsip ng Sipon. Oo. Malaki, ang laki talaga. Suntukan ng mga sikap. Yung mga pinalaban niyo hindi yan sila. Ayun lang 'yun. Plano niya. So ayun nga mga kapenyo, no, kita nyo naman yung pinayo ni Champ Casimero na talagang hindi raw patas talaga at lalong lalo na sa timbang. At sinasabi nga ni Champ bilang experience niya na pag kaming maliliit eh nakatanggap ng mga suntok sa galing sa malalaki na hindi mo talaga kayang sapuhin, eh delikado yan mga kapenyo. Pwede ka talagang kung hindi hospital ang labas mo, RIP ka dyan mga kapenyo, dahil alam naman natin delikado talaga ang larong boxing dahil talagang ano yan mga kapenyo eh, physical yan eh, kaya talagang napakadelikado yan. Yung basketball nga lang, pag napasama ang siko sa'yo o napasama ang tulak sa'yo, talagang pwede kang mabalian, lalo na tong boxing mga kapenyo kasi physical talaga, sinusuntok ka rito, tumatakbo ka dito, hinihingal ka dito. Talagang hindi maganda yung ilalaban mo na amateur boxer na tapos malaki pa. Ito hindi po ako against sa Lontayo Brothers ha. Ililiwanag ko lang sa lahat, hindi po ako against sa Lontayo Brothers at hindi rin po ako kumakampi dito kay Casimero, no? Pero dito mga penyo, bilang experience ni Casimero, eh ito po yung pinapaliwanag ko rin sa inyo at ito po yung aking opinion at reaction dito sa pangyayari ngayon dito sa Battle of YouTuber. Hindi naman po sa ayaw natin palabanin itong Lontayo Brothers. Ang atin lang mga kapenyo, dapat eh magka-match talaga o yung nilaban ni MGA talagang parehas ng timbang para walang ano, wala tayong reason, 'di ba? Kung sakaling magkaroon ng panalo o talo, walang anuhan dahil ito talagang wala kang magiging rason dahil parehas ng timbang. Eh ngayon pag matalo 'yan, tapos ko ano, syempre yung iba may masasabi pa din na kesyo bakit hindi parehas ng timbang, 'di ba? Alam naman natin mga penyo sa larangan ng boxing, eh talagang delikado. Mismo si Champ na nga nagsabi mga penyo, ayan, 3 times world champion na yun, nag-explain sa atin na talagang masyadong malaki nga daw itong si David Lontayaw versus Boy Bagsik. At doon din kay Samuel Lontayaw versus dito kay Boy Tato. Talagang ano mga kapenyo, hindi patas. Kahit saan tignan angulo mga kapenyo, hindi talaga maganda yung laban ngayon kumpara nung season 2. Para yung mga Bisaya maliitin eh. Ayun. Kita nyo mga penyo ha. Yun nga sinabi nung isa na hindi ko gano'ng kilala yung mga penyo na sinasabi nga niya, plinano talaga yan para manalo yung ibang Team Luzon. Hindi naman sinabing panalo lahat ng Team Luzon pero para manalo yung ibang Team Luzon at para maliitin ngayon ang mga Team Bisayas. Yun yung sabi niya mga penyo. Ako, reaction video ko lang. So, dito mga penyo, no, kanya-kanya tayong opinion at may punto naman si Kuya mga penyo yung ewan ko kung katiwala ba yun doon or ano na nagsalita. Ulitin natin. Lang yun. Plano niyan para yung mga Bisaya maliitin ngayon. Yun o. Kami mga Bisaya, alam namin na mga ano lang kami, laking kanto, laking... Pero yung ano mo lang tol, yung parang yung nais ka lang kasi yung Battle of YouTuber suntukan ng mga sikat. Oo. Bakit napasama? Bakit? Mga sikat ba yung pinalaban niyan? Eh, nag-agas eh. Ngayon, ginagaya nyo na si Kwanwalas, ha? Alam nyo talaga, si Kwanwalas ang nag-iisang maangat sa larangan ng boxing. At totoo yan, Champ. Real talk yan. Dahil si Champ Casimero lang talaga ang nag-iisang 3 times world champion natin mga kapenyo. Even though kay Manny Pacquiao, syempre, alam na natin yon mga kapenyo, kay Senator Manny Pacquiao, eh, certified talaga yon. At bukod doon, syempre, Champ Casimero yan. At talagang sa experience niya mga kapenyo, yun nga yung sinasabi ko at pinaparating ko dito paulit-ulit mga kapenyo, na hindi patas yung nangyari ngayon dito sa Team Visayas. Hindi sa ayaw natin lumaban ang Lontayo Brothers. Pwede naman lumaban, pero sana hinanapan ni Boss M
PNG ng medyo mas magandang match itong Luntayo Brothers. Para naman walang masabi kami mga Bisaya dito sa pangyayaring to, no? Dahil syempre, Penyo, kung magulpi dito yung mga bata natin na Bisaya, hindi naman po tayo sa nagrarason, no? Pero alam naman natin na talagang ang layo ng diferensya, eh. Kasi unang-una na lang sa experience, amateur boxer versus street fighter, ang layo na nun. Mga kapenyo, napakalayo na nun. Isipin nyo na lang kung kayo yung may experience tapos lalaban kayo dun sa nahihipagsuntukan lang ng bara-bara. Natural, ikaw may experience, alam mo na kung saan mo papatamaan yan. Alam mo na kung anong mga gagawin yan, bara-bara lang sumuntok yan. Alam mo na kung paano mo ihuhok yan, kung paano mo tatimingan para mapabagsak yung kalaban mo, di ba? Lahat na kayo nag-aangat na. Wala pa nga kayo napatunayan. Maangat na kayo. May belt siya, eh. Real talk. Di ko alam bakit may belt. May daladala ng belt, eh. Binila sa recto. Sa recto. Ayan lang, guys, no? Yung sinabi ni Otol na bias. MG, bias na rin si MG, no? Hit up. Bias na si MG. So, ayan nga mga kapenyo, anong masasabi nyo? Sinabi na nga dito ni Janrel Casimero at ni Kuya Lods, Jason Casimero, na parang nagiging bias na nga raw din dito si MG, no? At ako mga kapenyo, neutral lang tayo. Ayaw natin makialam sa mga ganitong issue. Pero ako, ang masasabi ko lang din, sa nakita ng dalawang mata ko, no? Hindi talaga tama, eh. May nangyayaring hindi maganda dito. At kung talagang patas to si Boss MG, dapat ilalaban niya yung mismong kamatch talaga ni David at ni Sam Lontayaw. Hindi yung bigla ang replacement. Kahit pa sabihin natin one week before, sinabi na ni Boss MG, katulad nga ng mga nagko-comment, sinabi nga nila na nagsabi naman daw si MG. Siyempre, papayag talaga yung mga Bisaya. Natural mga penyo, katulad nga ng sinabi ni Chap Casimero, wala tayong inuurungan mga Bisaya, no? Pero dito nga mga penyo, alam naman din natin na ang hirap ng buhay sa Bisaya. Diba? Napakahirap ng buhay sa Bisayas, mga penyo. Hindi nyo lang alam. So, yung ibibigay na TF na 50,000, ikakagatin at kakagatin talaga ng mga kapwa natin Bisaya. Yan. Diba? Alam naman natin, mga penyo, eh, na napakahirap talaga kumita ng pera. Eh, kung ganun lang rin, syempre, isip nila, isang boxing lang, 50,000, kakagatin talaga yan. Pero, andito lang, ang pinapayo lang ni Champ, ang pinapayo ko lang din, mga penyo, eh, hindi patas. Sana po, naging patas tayo para naman napakaganda ng ibigay ng Battle of YouTuber sa buong tao. Dahil syempre nagbabayad ng pay-per-view yan, eh. Katulad ngayon, 129 na yung pay-per-view. Hindi na siya 79 or 99. Mas mataas na, mga kapenyo. Dapat patas ang nilaban para naman yung 129 na ibabayad ng mga tao, eh sulit na sulit para sa atin lahat. Anyway, mga kapenyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa panibago natin reaction video. At kung meron pa kayong mga gustong ipa-reaction video sa atin, mga kapenyo, i-comment nyo lang yan down below at lahat yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita na tayo sa susunod kong reaction videos.